Ano pa? Natali natin ito. Yan po. Oh. Ang ganda po ng mga dahon natin. Protektado na po sila. Yan. So kung mapapansin nyo po, nung tayo po ay nag-start dito, yung mga naunang lumabas sa dahon nung hindi pa po tayo nakapag-spray ay meron po mga damage. Pero simula po nung naka-spray po tayo, ayan na po yung mga dahon natin na naging shiny. Ayan, naging shiny na po yung mga dahon. Ayan po, ito po sa inyo. Ayan. So, ayan po. Maganda po ng mga dahon. Ayan po. Malulusog siya. Kaya tayo po ay magkakandak ng fertilizer application para po sa ating puno. At pagkatapos po natin ang fertilizer application, mga boss, ay tayo po naman ay mag-apply ng paklo, Boltrasol. So, meron din po mga ilan-ilan ng mga bulaklak, pero kita po natin ang ebidensya na talaga pong payat ang mga puno. Yan po, hindi po sila, ang bulaklak po nila ay mga payat. Yan, yan po yung palatandaan. So, meron pong bulaklak na mga ilan-ilan dito sa area natin, boss. Pero yun nga, ang main purpose po natin dito is rehabilitation. So, ito po ay preparation for off-season. Ayan po yung mga ilan-ilan pong bulaklak. O, ayan. 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 Ayan po yung tinabasan natin dito. Yung pinatabasan. Ayan. Ngayon po, malinis pa yan. Ayan po. At ito po yung ipapapruning natin yung mga taas ang sanga, kasi po hindi po nasisikatan ng araw pag natapos na po sila mag-spray dito, mga boss. Ayan. Ayan po. Linis po ito. At para hindi po masayang yung ginastos dito sa pagpatabas, so sasuggest ko po dito na kapag po tumubo yung mga damo niyan, ay isprayan po natin ito ng glyphosate na lalahukan po natin ng ammonium sulfate para po maging buhaghag yung lupa, ano? Yan, para po mabulok yung mga matatandang ugat ng damo. Yan po, ang ganda po ng dahon natin, mga boss. Oh. Yan. So protektado na po sila. Ayan, maganda po. Ayan, dito po kami. Kami po ay magtitimpla na ulit. Ayan. So, ito po, mga boss, mga ka-farm, yung atin pong area ng farm rehabilitation dito po sa Amaragondon, Cavite. Siyempre, with boss Rod Sisit at boss Redentor Sisit. Ayan. So imagine po, kung hindi po natin ito pinatabasan, ito po ay puro gubat na. Ayan. So ayan, nandito po kami. At ito po yung ebidensya. Kapag ang mangga po ay naalagaan, after flushing, ay nagiging malusog po ang mga dahon. So ginamitan po namin ito ng Narita fungicide. Ginamitan po namin ito ng Pulsar insecticide. Ayan. At ginamitan din po namin ito ng kalpos. At ngayon po ay maghahalo po kami ng cypermethrin. Ayan. So ayan po. At nandito na po yung amin pong mga tropa. Ayan. Ito po. Sila po ang makakapagpatunay na kung gaano po ang iginanda ng atin pong mga dahon. Pare Ornog! Ayan. Ito. Ano, ba din ang pangalan mo? Erwin, ikaw ano pangalan mo? Eric. So ayan, sila po yung mga bagong sprayman din at atin pong tinitrain dito. So maganda yung dahon natin, ano? Ang ganda. Ganda na naging dahon. Anong masasabi mo? May insekto pa ba ngayon? Wala na. Wala na? Ano? Pero nung unang spray natin, maraming insekto talaga. Marami. Pero sa ngayon, halos wala na kayong napapansin. So yun yung epekto na nakapag-spray tayo ng insecticide ng mas maaga, dahil kung hindi tayo nag-apply ng insecticide, uubusin ng insekto, hoppers at mga uod yung ating mga murang dahon. Ayan. So kita naman ninyo, ayan, mga ka-farm, mga boss. Ayan po yung atin pong mga bagong dahon na pagkakaganda ngayon. Na dati po, nung hindi pa po ito naalagaan at masukal yung area, ay pangit po ang dahon, marami po mga spot-spot at marami pong anthracnose. So nung nakita po natin na marami pong anthracnose, inagapan po natin ito after flushing, na inisprayan po natin ng insecticide at fungicide na sa kasalukuyan po ay ayan.
napakikinang po ng mga dahon. Kasi, ano po ang pabubungahin natin kung wala po tayong malulusog ng mga dahon at wala tayong malulusog na sanga? Ano po yung atin pong pabubulaklakin kung hindi po maayos ang atin pong mga area? Actually, ito po ay inuutay-utay lang nila ng tanggal yung mga puno sa mga pagitan na yan. Dahil sa totoo lang po, ang advice ko dito, lahat po ng puno na hindi kailangan ay tanggalin na muna. At after po ng pag-spray namin dito, mag-internal pruning po kami dito. Yung lahat po ng mga sanga sa loob ay babawasan. Yan. At after po noon, ay kami po ay magkakandak ng fertilizer application dito po sa nasa 400 plus na puno na to. Almost 500 na puno kung buhay po lahat ito ay nasa 500. Yan. So yan pong mga natitira mga puno ng kalamansi na yan, tatanggalin na po yan kasi hindi naman po siya advisable na ang kalamansi po ay naka-intercrop sa manggahan. So ito po ay i-sprayan na rin. Yan. I-sprayan din po ng pamatay ng damo kapag medyo makapal na. Siguro recommend ko dito glyphosate with ammonium sulfate. Ayan, para makatulong po na mabuhaghag ang lupa. Kasi kapag pinatay po natin ang damo at mas nabuhaghag po natin ang lupa, yung pong mga matatandang ugat ng damo ay mabubulok na yan at mas maalwan po para sa recovery ng atin pong mga puno ng mangga. So ayan, so kami po ay pupunta muna sa baba para sa mixing. Maraming salamat po sa inyo pong palagi ang panonood. At please subscribe ka Farm TV sa atin pong nag-iisang mango farming tutorial na nagtuturo ng iba't ibang aspeto po na may kinalangan po sa mango farming, mga ka-farm. So God bless po. I love you all. At ito na po yung atin pong bahagi